one of the three countries for the possibility of getting a Philippine tank tender. pt.pindad President Director Abraham Mose said, "Pindad was attending an open auction to procure Philippine state tanks. Their needs are 44 units, open tenders. Hopefully we can get there," he said in Bandung, Indonesia. Abraham said, "Pindad offered tank medium as a result of cooperation with the Turkish FNSS, which recently had a certification from the Ministry of Defense. The tank medium, for example, in the near future will undergo a firing test witnessed by the Philippine Ministry of Defense. That is part of the requirements. They came to see the firing test in Cipatat," he said. Furthermore, Abraham said, "There were three countries that were competitors to medium tank in a tender held by the Philippine Ministry of Defense. The competitors are from Czechoslovakia and Israel. Hopefully we will win because of fellow ASEAN countries," he said. According to Abraham, the new medium tank officially took part in a tender in the Philippines. "While the Philippines is new," he said. Abraham said, "Pindad also received a request to supply domestic defense equipment for Pindad's tank medium products. Already in the TNI needs plan starting in 2020. Quite a lot, there are 50 units of 2020, 50 units in 2021. But it is dynamic, it could change to 2019. But at least from the plot they plan their needs starting 2020, he said. Pindad, said Abraham, has prepared a special production line for the tank medium. Now 1 year production capacity is approximately 80 units. Catch it up? Not only that, Pindad has also renewed cooperation with CMI Defense. Next, Pindad will be the hub for products of 90mm and 105mm turrets for Southeast Asia, Abraham said. In the industrial line, Pindad is also awaiting the realization of the order for amphibious excavators, Excav Amphibious 200, from the Ministry of Public Works and Public Housing, PUPR. You have to enter the 2019 program. The minister just said you need a lot, but how many you don't know. At least if there are 50 units and above, it can be up to 100 units, Abraham said. The amphibious excavator, which is claimed to have 55% local content, is also being offered to the local government. One of the West Java governments is interested in the latest Pindad products. The governor, Ridwan Kamil, has asked what our production capacity is. We have answered that we can have 2 units a month. The need is quite a lot in West Java. Next week we will try again on the Sitaram River for a week, Abraham said. Abraham said, the projected income from the industry line this year is estimated to still hold a portion of 40% of total revenue. The majority are still in the defense industry sector, 60%. Abraham further stated that Pindad's income from the defense industry was approximately Rp 1.3 trillion. Nearly 40% contributed to the position in 2018. In 2019, there may still be around Rp 1.8 trillion or Rp 1.7 trillion from Rp 5 trillion, around 40%, he said. We'll be right back.
isa sa tatlong bansa para sa posibilidad ng pagkuha ng Philippine Tender Tank, sinabi ni President Director ng pt.pindad na si Abraham Mose. Pumasok si Pindad sa isang bukas na auction upang kunin ang mga tangke ng Estado ng Pilipinas. Ang kanilang mga pangangailangan ay 44 na unit, bukas na tenders. Sana kami ay makarating doon, ang sabi niya sa Bandung, Indonesia. Sinabi ni Abraham, ang Pindad ay nag-aalok ng tank medium bilang isang resulta ng pakikipagtulungan sa Turkish FNSS. Nakamakailan ay nagkaroon ng sertipikasyon mula sa Ministry of Defense. Ang medium ng tangke para sa halimbawa sa malapit na hinaharap ay sasailalim sa isang pagpapasaksak na nasaksihan ng Ministry of Defense ng Pilipinas. Iyon ay bahagi ng mga kinakailangan. Dumating sila upang makita ang pagsubok sa Cipatat, sabi niya, bukod dito, sinabi ni Abraham. May tatlong bansa na kakumpitensya sa medium tank sa isang malambot na gaganapin ng Ministry of Defense ng Pilipinas. Ang mga kakumpitensya ay mula sa Czechoslovakia at Israel. Sana'y manalo tayo dahil sa mga kapwa bansa ng ASEAN. Sabi niya, ayon kay Abraham, ang bagong medium tank ay opisyal na nakibahagi sa isang malambot sa Pilipinas. Habang ang Pilipinas ay bago, sabi niya, sinabi ni Abraham. Tumanggap din si Pindad ng isang kahilingan upang matustusan ang mga kagamitan sa pagtatanggol sa tahanan para sa mga produkto ng Pindad ng tank medium. Nasa TNI ang mga pangangailangan ng plano simula sa 2020, lubos ng maraming, mayroong 50 unit ng 2020, 50 unit sa 2021, ngunit ito ay pabago-bago, maaari itong magbago sa 2019. Ngunit hindi bababa sa mula sa isang lagay ng plano nila ang kanilang mga pangangailangan simula 2020, sinabi niya, ang Pindad, sinabi ni Abraham. Ay naghanda ng isang espesyal na linya ng produksyon para sa tank medium. Ngayon isang taon ang kapasidad ng produksyon ay humigit kumulang sa 80 unit. Mahuli ito, hindi lamang iyon. Binago rin ni Pindad ang kooperasyon sa CMI Defense. Susunod na Pindad ang maging hub para sa mga produkto ng 70mm at 105mm turrets para sa Timog Silangang Asya, sabi ni Abraham, sa industriya ng linya. Hinihintay din ni Pindad ang pagsasakatuparan ng order para sa mga amphibious excavators, excavators 200 mula sa Ministry of Public Works and Public Housing, PUPR. Kailangan mong pumasok sa programa ng 2019, sinabi lang ng ministro na kailangan mo ng maraming, ngunit gaano karami ang hindi mo alam, hindi bababa sa kung may 50 mga unit at sa itaas. Maari itong maging hanggang sa 100 unit, sabi ni Abraham, ang amphibious excavator na inaangkin na may 55% na lokal na nilalaman ay inaalok din sa lokal na pamahalaan. Ang isa sa mga pamahalaang West Java ay interesado sa mga pinakabagong produkto ng Pindad. Ang gobernador, Ridwan Kamil, ay nagtanong kung ano ang aming kapasidad sa produksyon. Kami ay sumagot na maaari naming magkaroon ng 2 units sa isang buwan, ang pangangailangan ay marami sa West Java, susunod na linggo ay susubukan naming muli sa Sitaram River para sa isang linggo. Sinabi ni Abraham, ang inaasahang kita mula sa linya ng industriya sa taong ito ay tinatantya na mayroon pa ring bahagi ng 40% ng kabuuang kita. Ang karamihan ay nasa sektor ng industriya ng pagtatanggol na 60%. Sinabi pa ni Abraham na ang kita ni Pindad mula sa industriya ng pagtatanggol ay humigit kumulang na ₱1.3 trillion.
Halos 40% ang nag-ambag sa posisyon sa 2018. Sa 2019, maaaring may humigit kumulang na ₱1.8 trillion o ₱1.7 trillion mula sa ₱5 trillion, 40%, aniya. Thank you for watching and hearing the latest military news. Keep up to date with the latest military news on the Update Defense channel. Hope you enjoy it.